yung problema mas malaki sa faith. Dapat mas malaki yung faith sa problema para ma-occupy niya, makakuha niya. Anong nangyayari? Natatalo. Sa buhay na ito, ano ba ang maganda? Hindi ba yung maglingkod sa Diyos? Ngayon, kung nasa atin yung mga bagay na ito, bakit merong ilan mga nangihina? Yung bang kanilang pananampalataya ay tunay na pagtatapat sa Diyos? O hindi? Meron kasing tinatalo, kung inyo kung mapapansin, ng problema. Magugulat ka na lang, yung mga taong ipinangaral namin ito, ang sabi ng iba, alam ko na yan, alam na namin yan. Magugulat ka na lang, lumipas yung panahon, parang nabukang na yata, nawalan sa katinuan. Ano ang nangyari? Ano, marami ang ipinakikitang bagay ng salita ng Diyos na magpapatunay na kung ikaw ay nasa Diyos, naroon yung kapayapaan. At itong mga bagay na ito ay walang buwang. At ang tinatawag na ugali ng Kristiyano, dumalangin sa Diyos. Sa 1 Timothy, pansinin natin, nasa Diyos ang ano niyan eh, ang control ng lahat ng iyan, ano? Sa 1 Timothy chapter 2, ang sabi po ay ganito. Unang-una nga sa lahat ng mga bagay, iniaaral ko, sabi ni Pablo, na ano, manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Panginoon, hindi ko na po kaya ginagawa sa akin ng tao na ito. Tulungan mo po ako, paano ko sa kanya masasabi ito? Ayun o, kabutihan. O sa iba ba, maiisip ba yan? Batuhin mo ng bote para tumahimik. Aga, may kabutihan ba nakapagod ko? Wala. Kaya makikita natin yung mga ipinanganak na muli, ganito yung mga attitude nila. May bunga yung pakikinig ng salita ng Diyos at hindi ganong magpapasya ka para sa ikasisira ng iyong sarili na gano'ng katalik. Nakagawa ka ng isang bagay na masama, nakalimutan mo yung ayan, pagpipigil, mahirap. Lalo na kung ikaw isang taong high blood. Paano yun? Nandoon sa atin itinuturo ang lahat ng kabutihan at kagandahang loob. Dito natin makikita kung tunay na may epekto ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin na mga nakakarinig nito. Ipinakikita rin sa mga talatang ito ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ito yun, sa piling ng Diyos. Panghuling talata, Matthew chapter 11, verse 28 hanggang 29. Matthew chapter 11, verse 28 hanggang 29. Nakasaad po ang ganitong binabanggit ng banal na kasulatan. Magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Yung mga pagpapaliwanag pag ganito sa anumang mga ano, di ba wala? May pag-aaral sa iglesia. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Nasa iyo ang lahat ng mga bagay na ito, pero kapahingahan ang iyong kaluluwa. Nakuha po natin, ito yung mga ipinanganak na muli ng Diyos, nagsasagawa ng mga bagay ng ayon sa nasusulat. Hindi ganun po kadali, mabigat siya, pero may paraan niya. Nandun yan sa tinatawag na panalangin dun sa ating binasa, panalangin sa Diyos at daing, sabihin mo sa Kanya. Kayo po ang makapagpapatunay niyan sa inyong mga sarili kung tunay nga yung inyong pananampalataya. So, pansamantala po natin ditong ihinto ang ating tinalakay na ito at sa susunod na linggo kung lulupin ng Panginoon, nilipat tayo sa iba namang paksa. Meron po kayong nais linawin kung kundi sa ating pinaksa. Okay naman po? So, kung malino naman po, tuubin ng Panginoon. Ah, sige po. Kung bilang ikaw ay nandiyan ka na sa ano na yan, magkasala. Nakasala nga, nag-iwalay ka sa Diyos. Apo. Babalik ka. Ano yun, natanggapin ka na ng Panginoon? Ang sabi po doon sa ating mga pinag-aralan, kung hindi po mapapasin yung bahagdan, stairway to heaven, nandoon po yung paraan mula dito sa
pagiging kumbaga ay marumi, na yung nandito sa kasalanan, dadaanan na yun. Yung kung tanong mo, magpapatawad ko ba? Opo. Mapapatawad po ito ng Panginoon. Tingnan niyo po. Dito sa first John, tingnan po natin. Dahil meron tayong ito ang Diyos, meron tayong tagapamagitan, hindi po ba? Ang ating Panginoong Jesus is Christ. Tapos, ito yung tao. Ito yung naging papel ng Panginoong Jesus dahil siya na ay may kalahating Diyos at kalahating tao. Siya na yung alam niya yung nature ng pagiging Diyos, alam niya yung nature ng pagiging tao. Ano po? Dito sa 1 John, pasalin po natin. 1 John chapter 1 ay ganito. Pero huwag na lamang abusuhin. Ano? Mahirap naman yung pwede naman pala Kagawa uli ako na. Ilang beses na ginagawa pa. Hindi naman o ano yun. Kung baga, questionable yun. Dito sa 1 John chapter 1 ang sabi ay ganito, ganito po. Verse 7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan.